tuginang gitara datang kaayang-ayang lira ipadinyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, lumawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ati pong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong si Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ati pong alalahanin ang ating mga nagawang kasalanan dulot ng ating mga kahinaan. Tunay nating pagsisihan at yakapin din natin tunay ang pagmamahal, pagpapatawad at lakas na binibigay sa atin ng ating pong Jesus Nazareno. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga nagawang makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan, kundi ikaw. Ang paglog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang may hina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyan kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahon na nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Iniwasang kong makagawa ng anumang ipagdaramdam ninuman upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Sa halip, ipinakikilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos.
sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Ako'y hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, ang di kumaing ilang araw. Ipinakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay. Kaalaman, pagpapahinuhod, kabutihang loob, ganoon din sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tapat na pag-ibig, tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos. Ang katwiran ang siya kung sandatang panlaban at pananggalang. Naranasan kong parangalan at siraang puri, laitin at papurihan. Ako'y itinuring na sinungaling, gayong katotohanan ang aking sinasabi. Ako'y itinuring na di kilala, kahit kilalang kilala. Halos mamatay na, ngunit malakas na malakas. Kahit ako'y pinarurusahan, hindi ako namamatay. Inaring hapis na hapis, gayon may laging nagagalak. Mukhang mahirap, ngunit nagpapayaman sa marami. Waring walang wala, ngunit akin ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay iyalay. Pagkat iyong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo na po ang lahat. Salita mo'y liwanag, tanglaw sa aking paglakad, sa paghakbang sa iyong landas. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon
At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig pa ninyo noong unay, inuutos sa mga tao, huwag kang sisira. Nang iyong pinumpaang pangako, bagkustob din mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyong sinasabi, sa mata, ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sinampal sa inyo sa kanang pisngi, harap mo sa kanya sa kabila. Kung ipinagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung saplitang ipapapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dalang isang kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nangihingi sa iyo at huwag mong paghindian ang nangihiram sa iyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ating pong papurihan ang ating pong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng isang palakpak. Mga kapatid, sa araw-araw nating pamumuhay, nandoon ang biyaya ng Diyos. Ang biyayang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, sinasabi sa atin, siklik, siksik, liglig, umaapaw ang biyaya ng Diyos. Mga kapatid, tunay na itong ibinibigay sa atin araw-araw. Ang biyaya ng Diyos ay buo at kumpleto sa araw na ating buhay na igugugol sa ating paglalakbay sa mundong ibabaw na ito. Binibigyan tayo ng biyaya ng Diyos. Ang mga biyayang ito, mga kapatid, palagi po nating tatandaan. Ito ay nagdudulot palagi sa atin ng kabutihan. Ang biyaya ng Diyos sa atin ay nagbibigay ng kabutihan para sa atin. Ito'y nagbibigay patungo sa ating pagtamo sa ating kaligtasan. Kaya po ngayon sa ating unang pagbasa mula sa aklat sa sulat ni San Pablo, ipinapaalala sa atin ngayon, lahat tayo binibigay ng biyaya ng Diyos. Ngunit sinasabi sa atin, huwag ninyong sayangin ang biyaya ng Diyos. Huwag ninyong baliwalain ang biyaya ng Diyos na ibinibigay sa atin. Mga kapatid, naniniwala po ako, lahat tayo ay binibigyan ng biyaya o grasya ng Diyos araw-araw. Pero paano po natin tinitingnan ang biyayang ito? Paano po natin tinatanggap ang biyayang ito sa buhay natin? Siguro po ang iba nagsasabi sa atin, kulang pa. Minsan, hindi sapat ang biyayang ito. Mga kapatid, ang biyayang ito ay lubos na ganap sa atin. Lubos na kumpleto at buo sa ating buhay upang tayo magpatuloy. Sa kabila ng pagpapatuloy natin, mga kapatid, sa ating buhay, sa kabila ng pagtanggap sa grasya ng Diyos, nandun din yung hamon. Nandun din yung katotohanan na medyo may kahirapan talaga ang buhay. At may kahirapan nga talaga ang buhay kung minsan. Sa pagtanggap natin ng biyaya, minsan naranasan po natin ang mga hamon sa buhay. Hindi po natin yan pwedeng ipagkaila. Kaya po patuloy tayong humingi ng grasya. At sana mga kapatid,
sa pagtanggap natin ng grasya ng Diyos sa kabila ng mga kahinaan o hamon sa buhay, hindi ito magdadala sa atin sa kapahamakan. Sa biyayang binibigay sa atin ng Diyos, hindi sana ito magdala sa atin sa pagkakasala. Sa biyayang ibinibigay ng Diyos sa atin araw-araw, nawa tayo ay mapabuti at tayo tumatahak sa kanyang landas. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, ito po rin ang pinapaunawa sa atin ng ating Panginoon. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, habang siya'y nagtuturo sa bundok, narinig na ninyo, sa mata laban sa mata, ngipin laban sa ngipin. Mga kapatid, ito ay lumang batas. Lex talionis o law of retaliation, paghihiganti. Alam po natin, mga kapatid, lahat tayo humihingi ng grasya ng Diyos. Sana mapabuti ako ngayon. Sana hindi ako magawa ng masama ngayon. Pero dumarating sa buhay natin na mayroong nangyayaring kasamaan. Ang tanong, mga kapatid, paano natin tinutugunan ang kasamaang dumarating sa atin? Ito ang sinasabi ni Jesus sa atin. Huwag ninyong labanan ang masasamang tao. Huwag niyong labanan ang mga masamang nangyayari sa buhay mo. Dahil po sa pag-uunawa, ngipin laban sa ngipin, mata laban sa mata, ito ay paghihiganti. Automatic po na magiganti ka kaagad. Pero sabi ni Jesus, huwag niyong gawin yan. Dahil ito po ang sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag mong sayangin ang grasya ng Diyos na ipinagkaloob mo, pinagkaloob niya sa iyo. Kung gagawin mo yan, paghihiganting iyan, walang maidudulot na mabuti kahit ikaw maghapon magdasal, oras-oras magsimba. Kung ang nasa isip mo ay paghihiganti, walang saysay ang ginagawa mo. Iyan ang ipinapaunawa sa atin ngayon ng ating Panginoon. Oo, nangyayari ang masama sa buhay natin, nararanasan natin, pero sabi ni Jesus, pag sumikapan ninyo na huwag kayong gumanti ng masama. Dahil kung ikaw ay gaganti ng masama na pamamaraan, ikaw na din ay masama. Wala nang pagkakaiba kayong dalawa. Kaya mga kapatid, kung ang solusyon sa masama ay masama din, wala itong patutunguhan. Kaya napakalaking hamon para sa atin. Mahirap maunawaan. Mahirap gawin. Pero kung titingnan po natin sa simula, tumatanggap tayo ng grasya ng Diyos, ito nawa ang magpagalaw sa atin sa buhay nating paglalakbay na ito. At kung doon tayo nakatuon, kahit anong masamang ating maranasan, hindi tayo natututong gumanti. Ang pagganti natin ay paggawa pa rin ng mabuti. Kaya nga po sa bandang huli ng ating ebanghelyo ngayon, magbigay ka sa nahihingi sa iyo. Huwag mong paghindian ang nanghihiram sa iyo. Mawawalan ka, pero iyon ay magandang gawain. Magpapahiram ka na hindi na makakabalik sa iyo no walang assurance, pero iyan ay kabutihang gawa. Pero kung sisingilin mo sa pamamaraan na hindi mabuti, wala din saysay yung pagbibigay mo o pagpapahiram mo sa iba. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay paglalakbay sa mundong ibabaw na ito, sana po nauunawaan natin kung ano ang hinihingi nating grasya mula sa Diyos sa buhay natin. Ang grasya palang ito ay magpapanatili sa akin upang ako'y mapabuti. Nandoon ang mga kasamaan sa paligid ko at nararamdaman ko minsan, pero hindi ko sasayangin ang grasya sa pamamagitan ng pamamaraan ng paghihiganti ng masama.
Mga kapatid, ito ang ating ipagdasal araw-araw. Lakasan po natin ang ating loob at tingin natin ang tunay na panampalataya na gumalaw sa buhay natin. Hindi tayo, wag tayong maging naghihiganti palagi sa masama. At panghuli, huwag natin sayangin ang grasya ng Diyos. Ang grasya ng Diyos, nagbibigay sa atin ng kabutihan, kaligtasan, at totoong halaga at kahulugan ng buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal na mga kapatid, napakabuti sa atin ang ating pagmamahal, mapagmahal na Ama. Manalangin tayo sa Kanya, mahabaging pag-ibig na nagbunsod ng ating mabuting pakikitungo sa ating kapwa. Ang ating pong itutugon, Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Bilang bayan ng Diyos, naway maisabuhay natin ang batas ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga kaaway, maging yaong mga nakasakit at nakagawa sa atin ng masama, sa anumang paraan, naway mapatawad natin. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Atin nawang maiwasan ang pagkakahiwa-hiwalay at pagkamakasarili para maiwaksi ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang mga pinapaging manhid ng pagkakasala, naway hipuin ang Espiritu ng Panginoon upang magbalik-loob sila at magbagong buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway ligtas na maakay pauwi sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal ang ating personal na panalangin. Panginoon ng sambayanan, habang aming itinataas sa mga panalangin ito, tulungan mo kaming magkasama-sama at lumago at mapaglabanan ang mga kaaway, ang pagkakaaway-away at hindi pagkakasundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Mag-isipo muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginagawa mong may angking katauhan
na dapat pakainin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahihintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga ngilagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banalik ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming arsobispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na mering Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal nang namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag aming maraming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Kristong nagpapaalala sa atin ngayon. Lubos ang kanyang biyayang ibinibigay sa ating lahat. Nawa ang biyayang ito, hindi ito mauwi at masayang lamang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
Patalastas, June 24, araw po ng Sabado, dakilang kapistahan po ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras po ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad po ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na 12:15 ng tanghali na pamumunuan po ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula Didi, Arsobispado po ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin po sa 4:00 PM na iikot po sa paligid ng simbahan. At ang maringal na prosesyon ay sa ganap na 5:00 PM. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot po ng tamang face mask. At pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig sa iyong pagkikisa, sa tanang naritong naikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Himo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahe at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangirihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, tinipinuho ka namin, aral mo ang naming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Jesus Nazareno, binabalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,